Hi mga ka-planters, this is Mommy Lovely. Kung mahilig po kayo sa mga halaman, please do subscribe on our channel, I for Immanuel. At for more plant updates and kulitan moments, paki-like and follow na rin po ng aming Facebook page. And you can also follow us too on our TikTok account, I for Immanuel. For today's vlog ay sobrang excited ako dahil finally ma-share ko na sa inyo kung saan po namin nabili ni Daddy David ang latest net na amin pong ginamit para sa kanyang last project. So as you all know ay lumipat nga po kami ng bahay dito po kina nanay namin and yung mga dati naming halaman na hindi naman kinakailangan ng net ay nabilhan po namin ng net kasi nga wala kasi kami ibang mapagpapwestuhan na dito sa pila na medyo shaded pero may bright sunlight. Kung kaya't naisipan namin ni Daddy David na bumili na lang or maglagay ng net para po sa ilang pwesto dito para naman protected pa rin ang ating mga plant babies against sa strong or direct sunlight. At dahil love po namin kayo, ilalagay ko po ang link sa description at sa comment section po natin kung saan po namin nabili ang aming net. So all you have to do is just simply click that link and makakabili na po kayo. So may mga meters naman po doon, may mga different options po kayo kung gaano or kung ano lang ba yung kailangan ninyong sukat ng inyo pong net. Well, for this one, we gave an honest review and up until now, as in, sobrang like na like po namin ang net na ito. Mura na, matibay pa kasi ay napagdaanan na po ito ni Bagyong Paeng. So, ito talaga yung masasabi nating honest review kasi nga, kumbaga, binili namin ito nung nandito pa si Daddy. Nagawa niya ito, naikabit niya ito nung nandito pa siya. And now, siguro may almost 2 weeks na rin siyang wala. Tapos nagdaan na nga po nito lang si Bagyong Paeng. And so far, yung ginawa ni Daddy, tsaka itong net na ito, hindi siya nasira, hindi siya, let's say, nawasak or napunit man lang. So, napakatibay. So, kung nangangailangan po kayo ng net, this one is a must buy. Again, the link is in our comment section at description box. Kaya, click that link. So, happy watching! Ayan. Tapos, ito palang net na nandito. Ito yung magiging last project ni Daddy David bago siya umalis. Kasi si Daddy paalis na siya next week. Iiwan na naman ako ni Daddy. Kung may wallings, meron. Tablings. Iiwan na naman ako ni Daddy. Pero si Daddy nga, sabi niya nga sa akin, ayaw niya akong masyadong nahihirapan. So, eto, pag nag-summer po kasi sobrang init, diba? Or kahit hindi summer, may mga araw tayo na sobrang tindi talaga ng init ng araw, ng sikat ng araw. So, yung mga plants namin dito, ayan, dyan, Daddy, yung mga plants po namin dyan, is talagang nasusunog sila, mabilis silang matuyo. That's why, naisip ni Daddy na bago siya umalis, ay maglalagay siya ng additional net dito sa side na yan. And this, wala nakakatuwa, sobrang mura lang siya nakuha ni Daddy David. Daddy, magkano siya nakuha? 123 per meter. Oh. Oh, yun. Ganun daw yung size niya. So, this 180%, Daddy, no? Oh, pakita natin tong ano. Ayan. So, ganito po kaganda tong 80% na yan. And also, and in order lang po ito ni Daddy David sa Shopee Lazada. Sa Shopee niya lang to in order. Kasi nga, nagpunta kami sa mga bilihan ng net. Mahal. Di ba? Nasa 200, 150 ganun per metro ata yung lakaran. Tapos mga 70% lang siya. Tama ba? Mga ganun-ganun lang. So, ito, pinakamura naming deal or pinakamurang deal na nakuha ni Daddy sa Shopee. Free shipping pa to, di ba? Kala mo tayo endorser ng Shopee. Wala naman tayo makukuha dyan. Pero hindi mga ka-planters, kung naghahanap po kayo ng mga affordable na net, sabihin ko kay Daddy, ibigay niya sa akin yung name, kahit name na lang ng store. Hindi po namin kilala yung seller nito. Pero since mahal namin kayo ni Daddy, isha-share namin sa inyo kung saan namin nabili ang net na ito. Kasi nga, ang mahal ng net, as in ang mahal talaga ng net. So this one, good deal siya, free shipping, tapos mura lang per metro.
Ayan, so sinusukat na po yan ni Daddy David to make sure na tama yung sukat na ipinadala or ibinigay sa amin ni seller. Kaya naisip ko na hindi ko muna i-share nung previous vlog natin kung saan i-share natin yung pag-a-apply namin ng insecticide. Hindi ko muna ipinakita itong about sa net kasi supposedly kasama na sana to kung saan ipinakita namin yung shop, kung saan namin siya nabili. But then, naisip ko na siguraduhin muna namin. Diba dati? Siguraduhin muna na legit yung seller and kung talagang maganda ba yung net. Ngayon, tatanungin kita, Daddy. Tama ba yung sukat na ipinadala ng seller sa atin? Mali? Hindi pa nasukat. Hindi pa nasukat? Ano yung sinusukat mo kanina? Putol ka na ng putol, di ba pala nasukat? Ah, yung ilalagay mo. Ilang meters yan, yung hinahati mo? 4 meters. Parang 9 meters ata lahat. Yun. So, 9 meters long, tapos gaano siya kalapad? 9 by 2. Ayan, diba? So, ganyan lang po kami mag-DIY. Pag, ito na yung pinaka-last project ni Daddy para sa kanyang bakasyon ngayon bago siya umalis ulit. Ayan, to make sure na hindi masusunog ang mga plant babies. Diba, Daddy? Ayan. So, itong kinat mo na ito, ito yung 4 meters. Tama ba? Oo. Ayan yung 4 meters. Ayan. Tapos, ito, yan dapat 5 meters dapat yan. Ah, so at least 5. At least 5 meters. Ibig sabihin, legit yung seller na nabilhan natin ng net. Kasi po, 80% tong net na ito. And, tingnan nyo, oh, maganda rin naman siya. Oh, maganda siya. Siya ang pinakamaganda doon. Free shipping na. Tapos, maano pa, no? Ayan. So, yung in-order pala ni Daddy is uncut. So, 9 meters uncut. Kaya, may option siguro kayo na pwede nyo ipakat, ano, cut per metro, metro, depende sa inyo. Pero, yung kay Daddy in order is uncut. Ano, Daddy? Hmm? Ilan? May mga sinampay pa. Ilang metro lahat? Kulang-kulang 9, pero hindi siya accurate. Kulang-kulang 9? Ah, kulang-kulang 9 meters, pero hindi siya eksaktong 9 meters. Kulang ng 30 cm. Pero, tingin mo okay lang yun. Okay lang, 30 cm, ganito lang. Okay, oh, diba? Nakita pa yung mga sinampay. Bagong laba kasi kami. Oo, nagpapatuyo pa kami sinampay. So, okay lang yan kahit may 30 cm na kulang. Okay lang yun. O, syempre sa amin okay lang yun kasi mabait naman kami. Nangyayari talaga yan, di ba, Daddy? Ayan. So, ito 4 meters. Tapos, ito namang isa ay kulang-kulang 5 meters. Ayan. So, carry belts lang yun kasi 123 per meter naman siya. So, laking tipid pa rin natin dito. Oo, carry bells na yan. Kasi ang pinakamaganda dyan, Daddy, free shipping. Hindi na kami nagpagala-gala para mag-canvas, diba, Daddy, ulit ng net tulad ng ginawa namin before. So, dito, scroll-scroll lang si Daddy. Kasi sobrang mahal po talaga ng net, diba, Daddy? Yung mga napagtanungan po namin, medyo namahalan kami kaya naisipan ni Daddy si Shopee. Sa Lazada ba, Daddy? Nagtingin ka rin? Parang, oo. Oh. Lagi naman ako nagtitingin sa... Pinagko-compare mo lagi, di ba? Kaya ako, saan ako? Depende ka sa voucher. Depende kung saan makaka-voucher si Daddy. Doon siya nabili. Di ba? Ka-planter talaga. Depende sa voucher. Ayan. So, hinati na namin siya ni Daddy into 2. Ang in-order pala ni Daddy ay 9 by 2. Tama ba, Daddy? 9 by 2 yung in-order niya. Tapos ay uncut. Say hi, kuya. Maling! Look at that face! I got new Nikes. Ayan. So, naikabit na nila. Inabot na kami ng hapon. Ang galing. Oti. Oti TY. Ayan. Haroldski, say hi. Hi to your vlog. Ayan. Ayun si Daddy, oh. Diba? Kasi ay nasunog na yung ilan naming halaman dito. Simula nung nawala yung puno ng mangga,
sobrang tindi ng init niya sa tanghali. Kaya kailangan talagang lagyan ng net. Ayan, good morning mga ka-planters! Day 2 sa net project ni Daddy David. Kasi kahapon ay medyo pahapon na rin kami nag-start, diba Daddy? Para kasali ako, no? Pahapon na sila naggawa nung dalawang net kasi ay sobrang tindi ng init kahapon. Ayan, so itong net na ginagawa ni Daddy David, dito naman namin siya ilalagay. So yung toldo doon, tatanggalin namin tapos i-replace na namin siya ng net. Diba? Sipag-sipag naman ni Daddy David. Daddy David, paano mo ba ginagawa yan? Cable tie lang. Sabi sa akin ni Daddy, tulungan ko daw siyang mag-cable tie. Sabi ko, sige Daddy, tulungan kita mag-video ako. Oo, para at least mapakita rin natin sa mga ka-planters kung paano mo siya gagawin, diba? So ayan ay PVC lang po, available yan dito sa amin. Kaya yan ang gagamitin ni Daddy. Ayan Daddy, naglalagay ka niyan para pabigat? Para maganda lang yung bata. Para maganda yung bata. Kasi ito pakita ko sa inyo. Ito yung unang-una nilang nagawa kahapon. Ayan. So, ganyan yung sinasabi ni Daddy na para daw maganda yung batak. So, kung mapapansin nyo doon, may PVC rin silang inilagay. O, diba? So, kahit ano naman daw, pwede nyo gamitin para lang siya matuwid. Ayan. O, diba? Ang mura-mura lang ng net na yan, Hindi na kami nahirapan pang lumayo-layo. Kasi po kapag kayo mga bandang 11 hanggang mga 1, sobrang tindi ng araw dito. So itong mga hanging plants namin, ayan, so medyo nasusunog sila. Kawawa, wala naman kami ibang mapaglilipatan sa kanila. Kaya napag-isipan na lang namin ni Daddy na lagyan na lang siya ng net. Ayan, so katulog ni Daddy kahapon dyan si Haroldski. O, diba? Sakto lang. 80% yan, Daddy, diba? O, 80% lang po yan. Good job, Daddy. Tutulungan kita. I'll give you moral support. Okay? Moral support tayo for today's video. Kasi may gagawin pa ako. Ayan. So, para maganda-ganda yung hapit. O, nakakatatlo na siya. Wala na yung mga sinampay namin. Ayan. So, habang binabanat yan ni Daddy, papakita ko sa inyo naman yung ginawa nila na inabot na ng gabi. Ayan. Pakita natin dito. Ayan. So, ang ginawa po nila dito is yung natirang parang may 5 meters ata. Yan, kung di ako nagkakamali. Ay buo na po yan, ibinalot na lang nila dito. Kasi nga, diba, kapag kayong mga 1, 12 hanggang 3 or 4 p.m., sobrang tindi ng init dito. So, kawawa yung mga halaman namin na naandun. And mostly propagation, so nilalagay talaga namin. So, eto na lang yung naisip namin. Hindi rin namin siya yung para mahahabong dito. Kasi outdoor plant naman sina rubber tree, tapos sina albo namin. Sanay naman na sila sa kahit gaano katinding init. Kaya okay lang sila kahit walang net. Kaya ganyan na lang yung naisip nilang gawin. Parang ibinalot na lang talaga nila. Pero hindi yan buo. Parang half lang ng front side na yon yung may net. Para in case, for example, na kailangan na namin siyang tanggalin or kailangan na namin ayusin itong greenhouse na ito, mas mabilis din namin matatanggal yung net. Tsaka hindi siya masasira kasi buo siya. Mapapakinabangan ulit namin. Ayan. So, pagka nandito po tayo sa loob, hindi naman siya yung sobrang dilim. Kasi diba, from the outside, since kita-kita natin talaga yung net, parang aakalain natin is sobrang dilim niya talaga. Pero hindi po. Maliwanag pa rin po. Ayan. So, magandang amount of sunlight pa rin yung mare-receive na mga plants natin dito. Ayan. Kasi yung original net naman po namin dito, itong color green, parang ano lang siya, parang lambat lang talaga. So, wala siya halos filtration na ibibigay sa mga plants. Kaya talagang
kinailangan naming dagdagan or tapalan siya ng at least 80% na net. Tapos yung net po natin, hanggang dito lang siya. Ayan, so hanggang kay Red Sumatra and kay dito, kay pangalan nito, si Sandaliana Albo lang. Ayan na si Daddy David, naririnig ko na siya. Ayan, so hanggang dyan lang. Para sina Tycoons ay medyo mas maliwanag yung makukuha nila. Siyempre, for their variegation. Daddy, say hi! Hi, vlog! Ayan si Daddy. O, sariling sikap, ha? Kailangan mo ng tulong? Hindi naman kita matutulungan, Daddy. Mataas yan, eh. Kaya moral support na lang ako, okay? Go, Daddy! Hindi ho biro ang ginagawa ni Daddy David, ha. Kasi nakakatipid kami ng malaki sa pinagagagawa ni Daddy. Diba, Daddy? Ang laki na natitipid natin dyan. Ayan, matutulungan natin si Daddy. Magkakaroon tayo ng silbi for today's video. Magkakaroon tayo ng silbi. Participation. May participation. Masasabi ko na tumulong ako dyan. Alin baga? Mali pa pala yung aking tutusukan. Ayan. O, diba? Ang galing ko, Daddy, no? For today's vlog. Ba? Tumulong po ako. Kung di kita tinulungan dyan, hindi mo maabot yan. For today's vlog. O, diba? Daddy, ingat, ha? Mahala antay teta, no? Teta, no? Daddy, ingat. Marami, oh, bagay ganyan naman kagwapo ang magagawa sa inyo, eh. Kahit tumutulong na ang pawis, pogi pa rin, eh. Oo. Ayan na. So, ayan na po yung finished product ni Daddy David. As again, si malaking tulong din talaga yung may PVC para at least ay maganda yung pagkakabanat ng net. Ayan, tapos ayan siya sa taas. Tapos dito ay, ayan, nakakawad lang yan. O, diba? So at least ay nabawasan yung amount ng direct sunlight na tumatagos or pumupunta dito sa mga halaman namin dyan. Especially kapag yung sobrang tindi talaga ng init. Ayan, so 2:30 ng tanghali ngayon. And kung mapapansin natin, sobrang init niya actually sa labas, pero filtered na yung liwana. So, di ba, napakalaking tulong nung nailagay nila Daddy yung 80% na net kahapon. Kasi nung wala pa yung net, as in sobrang, ayan o, yung konting liwanag na napapansin natin sa mga halaman, ang tindi niya ng mga nakaraang araw. So ngayon, filtered na yung liwanag. At dahil mag-Halloween na po, may pa-special shoutout tayo. Hello-hello po sa ating mga minamahal na mga ka-planters. To Miss Vina Simeon, to Miss Presi Bernardo, Miss Ophelia Sibal, to Cyrus Ken Abadilla, Miss Miriam Olino, to Miss Marisol Maringuran, JR Hangayo, to Miss Ellen Delin, and to Miss Editha Bohol. At sa lahat po ng ating mga ka-planters na patuloy at walang sawang sumusuporta sa amin pong pamilya at sa amin pong channel, maraming salamat po. Till our next vlog, thank you so much mga ka-planters. God bless and ingat po tayo palagi.